Kasi nagtatanong ako sa mga sahod. Ganito, may game, may pag-game ako. So, higher and lower. Magsasabi ako ng amount, sasabihin mo kung higher or lower. So, ayun, 65. Ito, alam ko kasi sahod na nito, 65. Higher or lower? Higher. Oh, di ba? Hi, guys. Tagal akong walang vlog. So, for 2 weeks, wala akong vlog. Sipag ko, no? So, ayun na nga, mga kapatid. Wala naman akong maibablog. Kundi sasabihin ko sa inyo kung magkano yung sahod ng mga kasama ko dito. Char! Sahod reveal daw, guys. Ayaw nila. Hindi, sabi ko, maglaro na lang tayo ng game. Higher or lower. Kunyari, nagsabi ako ng, 40,000 plus. Sabihin nyo, higher. O, yun. Para, wag na lang magsabi ng specific. Hello! Yun yung may pinakamalaking sahod sa amin. Sahod reveal. Nain natin yung may pinakamalaking sahod kasi, di ba, 3 buwan na kami dito sa Hungary. So, sila 2 buwan, tama? Pero sumahod na sila ng buo last, ngayong buwan. Oo, this month lang. Tapos kami, 2 buwan na kami nakakasahod ng, ng buo. So, eto na, higher or lower, ha? Magbibigyan ng price. So, 45,000. Higher. So, ilang araw mo pinasok yun, Dai? Buong month, 22, tapos isang OT. Oh, isang OT. Oh, yan. Para meron kayong idea. Meron kayong idea magkano sinasahod namin dito. For 8 hours lang yun, guys, ha? 8 hours lang namin tinatrabaho yun. Eh, dito. Liga dito, V. Hi! 45, higher or lower? Lower. Wala tayong OT eh, no? Walang OT. 2 days din yun. Tapos, eto guys, kasi siya dalaga. Dalaga yung mga wala silang anak. So, single, ready to mingle. Ay! Talaga ba? Ganon. Ano, tawag dito? Single. Medyo malaki yung tax nila, kaya ganon. Pag single, malaki yung tax talaga. Yung sa akin naman, 45 higher. Pero hindi ganun kataas yung, parang butal lang kasi yun. Basta ganun. 8 hours lang din yung pinasok ko, tapos 22 days. Ayan, magkakalinya kami. So, si Bebe sa kabilang hall. Kasi yung company namin, may hall 1, hall 2, hall 3. So, hall 1 sila, yung malalaking airbag yung gawa nila. Tapos kami naman, so hall 3, yung mga side airbags. Basta hindi nyo na magkaroon laki ng idea sa sahod namin. Tapos ako pala guys, may anak ako, kaya ganun, medyo may konting lamang ako sa kanya. Pero hindi kami nagkakalayo ng mga sahod. Bablog ako yun. Day Max, tatanungin kita magkano yung sahod mo. Higher or lower lang? Hindi ka magsasabi ng sakto. Kunyari, sinabi ko, 45,000, higher or lower? Higher. Peso? Oh, sa peso ah. Dito lang. Ilang araw? 50,000, higher or lower? Higher. Higher, lower, guys. Lower. Ilang araw pinasok mo doon? 21 days. May OT ka? Yeah. Wala ko yun. Ilan ang anak mo? Isa. O, isa. Isa din ang anak mo. Kaya ganun yun. Tatanong ko sa akin. Salamat. Tatanong ko na sa akin. Tao po. Pasok tayo sa kwarto. Ay, tatanong ako, nagbo-vlog ako. Saan pa na yung mga sahod niya eh? Kuya, ito si Dave. Hi. Magsasabi ako ng amount, sasabihin mo kung higher or lower ah. Okay. Kasi nagtatanong sila magkano sahod daw dito sa Hungary. Ah, 45,000, higher or lower? Higher. Wow! Ilang, 50,000, higher or lower? Higher. Ah! Ay, alaka na sinahod mo. Tawag dito, ilan ang anak mo? Isa. May bawas din yung tax niya. Tapos, ilan ang OT mo doon? Dalawang Sabado lang? Dalawa lang OT mo doon? Naka 50 plus ka? Mm-hmm. Ilan ang panggabi mo? Ilan din ko? Dalawang. Panggabi? Isa lang ako, sangling yung panggabi lang. Oh, alaki na sahod niya. 50 higher. Di ko na talaga. Dahil pala, ito nagpapayos ko yun, oh. Ayan, o, diba? Mas malaki kay Carmen. Ikaw, JR? Yes. Ito kasi magkakalinya kami. Ito si JR, si Kuya Rodel. Ayan. Magkano ang sinahod mo? 40,000, 45,000 higher lower. 44,000 lower.
Ano kaya yun? Sinabi ko nga kung 45 lower, pass at 44. 44 ako yun. Oh, ito kasi guys, single siya, wala siyang anak, kaya medyo malaki yung tax niya. Ito si Dave, isang anak. Salamat ako. Oo, kaya ayan, yun yung difference kapag wala kang anak dito, medyo malaki yung katas ng tax mo. Ito si Kuya, may dalawang anak. So, ayan, kalinya ko yan. Kuya, ito eh, alam ko na sa ito, pero ulitin ko, 45,000 higher, lower. Lower, higher. Or, ay, sabihin sa asawa mo, lagot ka, ano na the vlog yun. Si Kuya naman may dalawang anak, kaya medyo, ano, lamang lang siya ng kaunti sa akin sa sahod. Ang ay, ilang araw nga palang pinasok mo yung 50,000 higher? 25 days. Hindi mo masama yung OT. Hindi, 23 days ka? Tapos, etong mga to sila Kuya, 22 days, magkakasama kami. Hey. Nakapit bahay pa ako, gablog ako eh. Ah, kaya naman pala. Itatanong lang ako. Ano? Kasi sabi ko, tatanong ako sa sahod. Pero hindi exact amount ah. Okay, sige. So ganito ate, tatanungin ko kung magkano yung... Magsasabi ako ng amount, higher or lower lang sasabihin nyo. Sige. Tapos tatanungin ko kung ilang araw yung pinasok, kung may OT, gano'n. Teka lang, ningal ako. Kasi third to sa kanila eh. Ito po si ate Duday, tsaka si Macy. Tiluday, yes. Ito malaki sinawag nito eh. Ito na ba? Hindi na masyado. Ito ah, 55 higher lower. Higher. Oh. Ganon? Higher. Oh, higher, higher guys. Tapos ilang araw ang pinasok mo? Full month. Well, hindi kasama OT ah. Ay, hindi kasama? Hindi kasama. Bukod yung ano. Ilang days bang busy? Alam ko 22 days ang busy. Ayun, 22 days, siya na rin sumagot. Kasi hindi ako nagbibilang, basta kasi passport na paso. Kasi magkakaship kami nito eh. Tapos, ilang araw ang OT mo ate doon? Dalawang Sabado at isang linggo. Ayun. Ilang, di ba nakadalawang linggo tayo pang gabi? Mm-mm. Ayun, kaya ganun, 55 higher. Di ba, laki ng sahod yung ate. Ilan ang anak mo ate? Dalawang anak ko. Ayun, dalawa. So, nabanggit ko kasi dito sa vlog ko na to na kapag may tax, ay pag may anak, medyo lessen yung tax na binabayaran. Kaya yun, kaya 55 higher sa atin, dalawa yung anak niya. Kay Macy tayo punta. Okay. Hey! 50K higher, lower? Lower. Lower? 45 higher, lower? Lower. Lower din. Ilang araw ang pinasok mo? 22 days din. Oh, tapos, same lang. Isang OT. 1 hour OT. 1 hour OT yun. Tapos si Macy. 1 hour, 1 day pala. Si Macy. Si Macy naman. Single. So, guys, nagkakatalo kami sa mga premium. May mga benefits namin dito. Premium. Premium, OT. So, sa whole nila, Ate Duday, laging may OT. Sa amin, laging walang OT. Napo-forsleep nga kami lagi sa whole namin, eh, diba? Tanong sa mga yan, 6 na araw kami. Madalas wala silang pasok. Oo, pero guys, sa whole namin, may, ano, kahit sa inyo tanongin na whole, medyo malaki magbigay ng premium sa amin. Doon naman sa amin, kahit maliit yung konti yung binapasok namin, pero sa premium, ang laki kasi. Ate, nagbibigay siya 140. Ay, kami, mababa ang premium, premium namin na binigay. Sa amin, mababa. Pero nga yung, ano, ang binigay lang sa amin ay 60. Malakot pa rin. 60. Diba, malaki pa rin. Malakot pa rin sa inyo. Tapos yun, 60 yung ano ko premium eh. Yeah. Okay na yun kasi hindi naman ganun nakakapagod yung trabaho. 8 hours lang, 8 hours. Mm-hmm. Di katulad na kapag sa Pilipinas ka, patayan ang... Hindi mo pa, patayan mo. Maliit ng sahod. Hindi pa papatak ng 30 plus. Oo. Hindi mo makukuha yun sa Pilipinas. Hindi sa 20 na yun. Sahod na yun. Hindi rin papatak ng 20. Sobra. Tapos diba guys, ano tayo dito? Free accommodation, may meal allowance kami, may free bus kami. Yes. Yung iba kasi dito nagbabike, naglalakad. Yan sila ti Duday, masipag yan maglakad. Madalas kayo maglakad. Kapag papasok lang, pero pag pauwi, ginagamit nila yung free ticket nila para sa free bus. So yun, yung... Ano namin dito, perks ng pagtatrabaho namin dito sa Hungary, guys. So, hindi namin kikitain yung kasi marami nagsabi, edit naman dyan. Oh, maliit daw. Hindi nila kikitain sa Pinas. Hindi mo nakikitain. Sa kapag uwi mo, ang ganda ng tutulugan mo. Totoo, ang ganda. Ang ganda ng accommodation nila. Mas malambot nga yung kama nila sa amin eh. Ayun, guys. So, kasi dun sa ano. Tapos ito pa, guys. Ito nga yung sinasabi ko. Sa ibang part ng Europe, malaki talaga ang sahod. Kaya lang kasi, yung ibang kakilala ko, totoo lang, nahihirapan sila kasi
tawag dito, mahalang accommodation. Mm. Ang taas ng cost of living. Oo, taas talaga. Ang laki ng sinasahod nila, pero yung cost of living sila pinapatay. Di ka tulad dito sa amin, guys. Malinis mo nang sasahurin ang 45 pataas, 40 mahigit, 50 mahigit. Alam mo, guys, alam nyo, guys, may sumahod sa amin dito, 70 eh. Di ba? Sobra. Yung sobra. Free tax, ang oo. So, pag tatlong anak dito sa Hungary, guys, free tax, wala pong kaltas ng tax nila dito. Kaya, makukuha nila ng buong-buo yung sahod nila, walang kaltas na tax. At yun yung mga sumahod ng 70K, tapos OT, OT dalawa, tatlo OT nila doon, di ba ate? Mm-hmm. So, yun yung kaganda. Ay, higher pala ng ano, 45 yung sinahod ko ngayon. Oh, yun nga. Higher ng 45, kasi alam ko malaki ka sa akin eh. Oh. Dahil may OT ka, higher ng 45 sa kanya. Tapos yun nga, guys, sa 70K, halimbawa kung may tatlo kong anak, sasahod ka ng 70K, sobrang ano mo na yun. Kasi malinis, alam nyo ba, dito ko lang naranasan sumahod ng 45 na malinis, na wala akong ibang gagastos yan. Kasi pati po Wi-Fi, Wi-Fi, electricity, water bill, lahat yes, libre okay. Dito guys. Kaya makakaipong ka talaga. Yun nga yung sinasabi nung kaibigan ko kasi may kaibigan ako na nasa France. Ang trabaho nila nag-aalaga ng bata. Mm-hmm. Pero sila, kailangan nilang mangupahan ng bahay. Kasi hindi sila stay in. Tapos yung cost of living, kailangan nilang magpadala. Sabi mo nang nasahod sila ng magkano sa euro. Ang malinis magkano. Kumbaga kaunti lang pa rin. Sabi mo nang 65,000-70,000 sa peso ang sinasahod. Eh, ang babayaran nila yung inupahang bahay. Oh, may water bill. Ano pa sila, kuryente. Pagkain pa nila. Wala din. Pero mas okay na dito. Yeah, okay na dito sa ano sa Hungary, guys. Kasi maraming sasabi, maliit daw ang sahod. Hindi nyo, sabi ko sa inyo, sasahod kayo ng 40 mahigit, pero malinis nyo mahawakan yung sahod nyo, kaya okay lang guys, wala na kayong iintindihin, as in, nasa sa inyo na lang kung paano kayo makakapagtabi. Kung pwede nyo ipadala yung pagkasahod nyo sa lahat sa Pilipinas, kasi dito may meal allowance kami. Oh. Hindi kami magugutom, yun yung kagandahan, di ba? So, yun. Low cost living ba? Sobra. Kaya enjoy kami dito. So, dito ko lang tatapusin yung vlog na to. Kung hindi ka pa lang subscribe, please subscribe to my YouTube channel. See you again on my next vlog. Bye, guys. Ay, wala daya camera ko. Dapat daw cute siya. Gusto ko may daya. So, guys, meron pa palang pahabol. Kasi nagtatanong ko sa mga sahod. Ganito, may pag-game ako. So, higher and lower. Ito ha. Ito ay pinakabata sa amin. So, ito ay pre-tax. Free. Parang labo ng camera ko. Pre-tax siya kasi ilang taong ka na? 23. So, yung pre-tax po ay para lang sa may tatlong anak. Applicable siya para sa may tatlong anak at saka para sa 23 below na edad. So, 23 ka. Di ba tama ba? 24 ba may tax na? Hindi, wala. 20, wala pa din? Hanggang 25. O, 25. So, 24 below pre-tax. Ito, dito natin malalaman. Ilan ang OT mo nung nakaraan? Dalawang Sabado, isang kalahating linggo. Isang kalahating linggo. Ilang days ang pinasok mo sa isang buwan? Asan ba yun? 22 days ka. Kasi 22 days kami. No? So, 22 days, 8 hours, dalawang Sabado, ibig sabihin dalawang OT, na whole day, which is 8 hours, tapos kalahating araw na Sunday. Ito na yung tanong. So, magsasabi ako ng amount, sasabihin mo kung higher or lower. Kasi hindi tayo pwede magsabi ng specific amount dito na sahod dahil, confidential. So, ayun, 65. Ito, alam ko kasi sahod na nito, 65, higher or lower? Higher. Oh, di ba? Sana all. So, guys, yun po ang sinahod niya sa loob ng 22 days na pinasok, 8 hours lang, at may dalawang araw na OT, tapos kalahating araw na OT. Ang laki, di ba? Pre-tax siya, kaya ayun. Apply na. Ayan. So, masasabi ba, ano masasabi mo kung sabi na maliit daw sahod sa Hungary? Maliit yung sahod pag may tax ka. Pero hindi naman, hindi mo naman kayang kikitain yun sa Pilipinas. Malaki yung sahod dito. Lalo pag at saka hindi kasi, ano na yon malinis na yung sinasahod natin kasi pre-accommodation. Free accommodation. Hindi ka tulad nung tapos yung... May meal allowance. Yung may meal allowance, tapos yung life kasi dito is yung mura lang mga bili. Oo, cost of living. Unlike, nag-Taiwan na to dati. Unlike nung nasa Taiwan, kaya hindi ka sasahod ng ganun kalaki, kalinis na. Mm-hmm.
So, yun lang guys. Dinagdag ko lang siya. Kasi ito ay bata pa. So, for example lang. Pinaka-cute. Tinan mo nakapapayag dun. Sige na, mag-usage ka na dun. Bye!